Welcome to our channel. For today's video ay gagawa tayo ng D.I.Y Diswashing Liquid. Ang chemicals na gagamitin natin ay 11 components, SLES or soap paste, degreaser, bubble enhancer, foam booster, preservatives, neutralizer, antibac, moisturizer, scent, colorant at salt. Before we start, please subscribe and click the notification bell for more updates. Madali lang ang paggawa ng dishwashing liquid. Maglagay ng 15 liters na tubig sa malinis na timba. Ilagay ang SLES or soap base. Haluin itong mabuti hanggang sa matunaw ang surfactant gel. Haluin mabuti hanggang mag-bubbles. Haluin lang ng haluin hanggang matunaw ang gel. Pag natunaw na ang ating gel, ay ilagay na natin ang foam booster at ang bubble enhancer. Saidin itong mabuti, ilagay lahat yung nasa bottle kasi sayang ang ating chemicals. Isunod natin ang degreaser. Ilagay lahat yung laman ng bottle. Yan, yung degreaser natin ay kulay brown. Sunod yung antibac at moisturizer. Ilagay na rin yung neutralizer, preservatives. Ang ating ginagawang dishwashing liquid ay complete ang kanyang components kasi may preservative siya at antibac. Yung preservatives ay kailangan dito para hindi siya bumaho. Diba may mga dishwashing liquid na bumabaho? Haluin ulit natin mabuti para mag-mix yung mga components. Isunod natin ilagay ang colorant, ang scent. Kalamansi scent ang ating ginagawang dishwashing liquid. Ayan, kaya kulay green din ang ating kulay. Ilagay na din natin ang asin. Yung paglagay ng asin ay konti muna, hindi natin ilalagay lahat. Kasi titignan pa natin yung lapot. Ayon, haluin ulit ng paulit-ulit hanggang sa magganyan foamy ang kanyang itsura. Ganyan. And then, i-check natin kung malapot na siya. Ganyan lang. Paulit-ulit lang siyang hinahalo hanggang ma-achieve natin yung lapot na gusto nating palabasin. Yung asin, guys, ay isang sangkap ng sabon na siyang nagpapalapot. Kaya i-check natin kung na-achieve na natin yung desired o yung gusto nating lapot ng ating dishwashing liquid. Ayan. Kapag hindi pa tayo kontento sa lapot niya, pwede nating dagdagan ng asin. Pero hindi pwedeng sobra kasi yung asin ay magiging tubig din yan. Kaya tignan din natin yung nilalagay natin. Yung isang kit ay 1/2 kilo lang din ang desired na asin na kailangan mong ilagay. Haluin mabuti. Ayan, haluin mo lang din siya. Nailagay na lahat ang chemicals na kailangan natin sa ating dishwashing liquid. Haluin lang natin ng haluin para ma-mix ang asin. Para makita natin ang kanyang lapot. Ayan, tips pala sa ginagamit nating panghalo. Ang ginagamit natin dyan ay kahoy. Kasi bawal daw gamitin ang bakal. Hindi ko alam kung pwedeng gumamit ng plastic. Ayan, after ilang 2 hours, iniwan namin yan 2 hours para mag-settle down yung kanyang bubbles. At ito na ang kanyang itsura. Ayan, medyo nabawasan na ang kanyang bubbles. Magsisettle down kasi siya. Yan. Dito natin makikita ang kanyang lapot.
yun, pwede na siyang gamitin pang hugas. Pero mabubbles pa siya, kaya iwan pa natin ito para mag-totally mag-settle down ang lahat ng bubbles na yan. Para maganda siya kapag inilagay natin sa bottle, wala na siyang bubbles. Ito na yung itsura niya. At iwan muna natin siya ng ilang oras. At silip-silipin na lang natin kapag nag-settle down na yung kanyang bubbles. At mabubbles talaga itong dishwashing liquid. Yan, after ilang oras, ito na yung itsura niya. Wala na siyang, konti na lang yung bubbles niya. At pwede na siyang ilagay sa bottle. Yan. At dahil excited kami maglagay, ayan, naglagay na kami sa bottle. 1 liter yan. Kung ibebenta mo yan, ay nasa market 35 ang isang litro. Pero pwede siya for refill, 25 pesos. At ito na nga ang ating finished DIY dishwashing liquid. Sana may natutunan kayo sa ating vlog. Thank you for watching!